Hey guys, magandang umaga sa inyo. Good morning sa inyong lahat. Sa mga supporters ko, sa mga unsubscribe sa akin. Ayan, nabasa ko po sa content ni, ay sa vlog ni James Paul. Ayan, maraming salamat. So ngayon, lilinawin po natin kung talagang sino ang nagdagdag na naman ng kwento mga bi. So ayan mga bi, syempre mga bi, para yung ano mga bi, para maniwala kayo mga bi, pama yung sinasabi niya eh, yung mga ano, may tama siya doon. I mean, may tama siya doon at may mali ako sa, ano na yun, sa vlog na yun mga bi. So parang hindi ko rin talaga maano na ginagawa niya ako. Dinaunload ko po ang kanyang video mga bi. Ayan, dinaunload ko po yan, diba? So ito po, dinaunload ko mga bi. Ayan, yung mukha ni James Paul mga bi. Ayan, diba? So pati yung picture ko yun sa taas mga bi, diba? So lilinawin natin kasi nga mga bi, sinira niya na at sinabihan niya ng mga tanga-tanga yung ano ko, ate ko at ang pamilya ko daw ay pag walang sponsor ay nagagalit. Ayan, diba? So lilinawin natin ngayon, ang tanong ni James Paul ay aking sasagutin. So sinimulan niya at sabi niya siya ang tatapos, hindi pa tatapos, ako pa ang tatapos mga bi. Tugma daw ay 10%, yung 80% ay saan napunta namin mga bi, yung mali namin bi. Mga bi, sinabi po namin, sinabi ko po yun yung mga mali. Inamin ko rin sa inyo na may mali ako doon at may mali rin siya, di ba mga bi? So ito ng ating kamalian mga bi, di ba? Mga bi, sasagarin niya rin daw po yung video niya, di ba mga bi, sa paninira sa akin mga bi. So masihigitan ko pa kung anong sagad sa kanya mga bi, sa akin mga bi, isasagad ko pa talaga mga bi. Kung 100% ang isasagad niya mga bi, sa akin ay 200% mga bi, diba? Sabi na pag narinig niyo yung opinion ni James Paul na yun daw na doon muna daw ako tumira, sabi ni mother, hindi po yun totoo. Ang totoo po ay nagchat po siya sa akin, doon po ako sa tindahan, ayan, nagchat siya sa akin na B, tapos sabi ko, bakit B? Tapos sabi niya, B, mag-vlog tayo. Sabi ko, sige B, ayan, sabi ko sa akin, sige mag-vlog tayo B, kasi syempre nakatulong din sa akin si James Paul. So ngayon, dapat higitan ko pa yung tulong, yung ano niya, yung tulong niya mga bi sa akin, di ba? So higitan ko mga bi. So ayun mga bi, na sabi na doon muna tumira. Siya po ang nagsabi na doon muna ako tumira sa bahay nila, at least para magsama-sama ako sa vlog niya, para makita din daw ako ng mga supporters ko. Ayan, sinabi niya yan bi sa akin mga bi, pati kay mother. Ayan, sabi niya, sabi naman ni mother, sige, o kung ganun James, ayan, di ba? So bakit ako mag-aano mga bi, kasi nga nag-away talaga kami ni James Paul. Ang dahilan mga bi, nag-away kami ni James Paul. Ganito ang dahilan. Nagsama ako kay Edgar. Ayan, Edgar Espedido. Ayan, nagsama ako. Nag-vlog. Aking ano yan, si GR hindi pa vlogger. Ayan, diba? So, ako yung nagba-vlog, diba, ng time na yon, na utal-utal pa nga ako doon mga bi sa ano na yon, sa may video na yon mga bi, diba? Kasi nga, nagpa-practice pa lang ako magsalita sa ano, social media mga bi, sa pagba-vlog ko, diba mga bi? So, ayun na mga bi. Hindi ako nakapaalam sa kanya mag-vlog. Siyempre mga bi, bakit pa ako magpapaalam sa kanya mga bi? Kasi nga, vlog ko yun mga bi is, kailangan ko rin matuto talaga magsalita sa mga, sa ano, sa pagba-vlog mga bi. Kasi nga, umaasa lang din ako na siya lang lahat nagsasalita sa vlog ko mga bi. Di, hindi rin ako matututo mga bi, di ba, magsalita mga bi. Dapat, ako lang minsan dapat magsalita mga bi, hindi ko siya kasama. So, ayan, ang gusto niyang palabasin mga bi, pag nagba-vlog ako mga bi, dapat nakaano sa kanya, nakadepende, magpapaalam pa daw ako sa kanya mga bi bago raw mag-vlog, kasi daw siya ay siya ang nagawa ng YouTube channel ko mga bi. Linis, 'di ba? Ayan. Si Sir Sam talaga, ayan, maraming salamat kay Sir Sam. Ay, Dora na 'yang baklang 'to, 'di ba? Pati ang pagkatao ko, inapakatapamilya ko, pati ang pagkabakla ko mga bi, inapakan niya na. So tatapusin ko rin 'to mga bi. So, ngayon nag-chat sa akin. Ayan, syempre mga bi, yung chat niya na 'yan mga bi, isasama ko 'yan sa aking pag-upload mga bi. So ayan. Hindi niya ba muna ba inisip ang sinasabi niya? Nag-vlog siya at in-upload niya kagabi. So ngayon nag-chat sa akin ngayong araw mga be. Ayan. So ang sabi niya sa akin, sige, mag-risk back ka na mga be. Ganon. Sabi niya, hindi mo ako kilala, demonyo ako. Ibig sabihin, kini-kimi lang ang kanyang pag-vlog, di ba? Bakit niya ako tatakutin mga be? Pag nag-vlog daw ako mga be, magpupunta raw si papa niya doon at saka yung nanay niya sa bahay, di ba? Huwag mo ako, James, takutin. Oo, dati na akong takot, James, pero ngayon, kini-kimi mo ako, James. Oo, nakapag-aral ka. Hindi ka pa rin nakapagtapos, di ba? So, ako naka-high school lang ako mga be, pero
Masyado ka kasi bing ano eh, gusto mo ikaw yung mataas, ayan. Ayaw mo maabutan ka, di ba? Ayaw mo yung maanuhan ka, malalaan ka pa ng kapwa mo, di ba? Syempre, laban lang dapat, B. Huwag kang ganun, mga B. Masama naman yan, B. Dito mga problema na to, mga B. Pwedeng pag-usapan, mga B. Ayan, hindi pwede yung sa ipopost mo sa social media, di ba? So dapat, huwag mo naman ipo yung mga B yung mga problema natin. Kung ipag-usapan natin, mga B, hindi ang lalala, mga B. Kasi ikaw kasi yung nangunguna binang ano, iginagaano ka sa mga hindi mo talaga matanggap, hindi mo matanggap na ano, na gano'n na nangyari sa'yo at nagbaba ang views mo, diba? Diba sabi mo sa akin, hindi pa sapat na yung views mo, diba? Gusto mo maglala pa, sabi ko, ay gusto mo mataas pa. So sabi ko, bihintay-hintay lang, B, baka ngayon hindi mo pa kapalaran talaga na marami pa, ay kunti lang nanonood sa'yo. Laban lang, B, sa mo ng buhay, B, basta't mag-upload ka ng mga, B, ikulab mo kaya si, ano, si Dudoy Villegas, o, diba? Sabi ko, baka syempre matagal na rin naghahanap sa, na ang mga supporters na gusto kasama si Dudoy Villegas, di ba mga be? So, ayan mga be, sabi niya, ay ayaw ko na kasi hindi niya ginpahalagahan ang tulong daw, yung tulong ni James Paul. So, sabi niya, paano kaya tupit? Ganun-ganun siya. Sabi ko, bibayaan mo lang, be, maghintay ka lang, be, may tamang ano rin yan na dadating sa'yo, yeah, si Lord may bigay din yan sa'yo na maglaki na yung views mo kasi ang gusto mong views ay 100K, gusto mo kasi ayan, di ba? Hindi naman, hindi ako mukhang pera mga be, ayan, di ba? Hindi ako mukhang pera. Hindi, ikaw James kasi ang gusto mo, di ba? Narinig ko sa vlog mo, di ba? Sabi may nag-sponsor, ayan, sa nag-sponsor sa akin. Syempre, birthday ng papa ni James Paul, ayan. Kay James Paul ay 1,000, ang kay tatay niya ay 1,000. Hindi ko na pipo ginapakita sa vlog. So, yung nakita niya naman yung binili ni James Paul na cake, mga be. So, mga supporters ko dyan, nakita niyo pa yung pag-birthday ng papa ni James Paul. Ang sinisingil niya po sa akin ay, ang binigay daw ng sponsor ay 10K. Ayan, pinipilit niya ako mga be, 10K. Sabi ko, bit 2,000 lang. Ayan, isasama ko rin yan mga be sa akin pag-i-edit. Yung ging chat niya sa akin mga be. So, ayun, sa ano, binigay ko na kay papa niya. Sabi ko, KL bigay ng sponsor. Ayan, ito yung pambili mo raw ng cake mo. Ito naman kay James ay pang content niya. Ayan, diba? So, kaya wag siya mag-ano mga be, magmalinis mga be, diba? So, ayun mga be, so, at saka mga B, yung kay Sir Sam, ayan, yung kay Sir Sam, sinisiraan niya rin ako kay Sir Sam, ayan ha. Lilinawin ko mga B, bakit niya ako sinisiraan. Alam ko kasi ay hindi magkasundo sa Sir Sam at si James Paul, ayan, dahil ginawaan niya ang teacher ng mga kakimihan niya mga B. Ito po mga B. Akin, hindi kami nagsabi nga ng mga, ano, ng mga supporters, Japit, bakit wala ka na sa Mamitas? Ganon, diba? Team Mamitas kasi ako dati, ayan. Tapos sabi ko, okay, dito hindi kami nag-away nila Sir Sam. Dito ako ngayon kila James Paul nakatira dahil kinuha ako ni James Paul doon mismo sa bahay. Ayan, 'di ba? So, pinapagustuhan niya ako mga B at pag mag-uwi ako doon sa bahay mga B, sabi niya, "B, magsunod na ako diyan mga B, magsunod na ako diyan B. Ang tagal-tagal mo B." Syempre doon pa ako sa bahay mga B. So, ayun na. Sabi niya sa akin, "Japet, 'di ba nag-overnight kayo ni nila Sir Sam yung first sahod mo?" Sabi ko, "Oo, nag-ano kami. Ilan yung gastos mo doon?" Sabi ko, ayung ano ba yung ano yung tira namin na bahay, siyempre mag-rent mga B, di ba? Ayun. Nag-rent mga B, so ako yun mga B nagbayad. Ako nagbayad mga B. Pero naghati kami talaga nila Sir Sam doon sa mga pagkain namin, sa mga ano na yun mga B. Ang pinapalabas ngayon ng buwisit na to na demonyo na to na si James Paul. Ako lang daw ang nagbayad para masiraan ako kay Sir Sam. James, lilinawin ko sa iyo, kahit kailan si Sir Sam hindi na sa iyo babat, magbabati kayo, magkukulab kayo, hindi na. Dahil nagtampo na rin si Sir Sam, dahil hindi siya nakasabi ng ganon, sinabi-sabi mo ng kung anong sinabi mo kay Sir Sam. O ngayon, tatanungin kita, kung maganda ang ugali mo, teacher na teacher yun, hindi na nagpunta sa bahay nyo, di ba? Anong ginawa mo? O di ba, ginawa-gawaan mo ng kwento. O dapat, huwag mong gawaan ang isang teacher kabait-bait ni Sir Sam, ginawaan mo parang kwento. Bago sabihin mo, kami ang naggagawa ng kwento kay ano kay Sir Sam, hindi yan totoo. Si Sir ka, ano nang dila niya na yan ni James Paul. Grabe talaga magawa-gawa ng kwento, sisiraan ka sa lahat-lahat para lang maglaki ang views niya. Ay, makontento tayo. Kung ilan lang manood sa atin,
magpapasalamat tayo, di ba? Ang kasapanuan dyan, mabe, kung wala sa'yong manood, mas siguro ma-stress ka, di ba? Kahit isa wala sa'yong manood, maganda nga may nagsusuporta pa sa'yo, kahit ilan lang yung views mo. Magpasalamat na tayo, kasi nga, may nanonood sa atin, di ba? Kung sa akin lang, mabe, kahit 1K lang ang manood sa akin, mabe, 500 lang, 100 lang, laban na yan, basta may nagsusuporta sa akin, 100 katao na yun, laban na yan, laban lang sa amo ng buhay, mabe, kasi hindi natin pwedeng pag-upload mo, mag-million na agad ang views mo, ayan, di ba? Gihasi yung gusto mo, yung sahod mo. Oo, malaki ang pag ano, ang sahod sa pagba-vlog. Ayan, 'di ba? Depende kasi sa views, 'o 'di ba? Oo, sa views depende sa views. So, pag maliit ang views mo, maliit din yung sahod mo. Ay ito naman si Bakla, ang gusto niya kasi malalaan niya pa yung mga sikat na vlogger dito sa mga ibang bansa. Gusto niya siya kasi ang mataas eh. Ito si James to, naamoy ko yung mga ugali ni James Paul at nakatira ako dun sa bahay nila. Alam ko, ayan, 'di ba? Pati sa ano, sa pagba-vlog mo kasi ako ngayon mga babe, oo, nag-iinom ako at least may nagbago na mga babe sa akin. Nag-iinom ako mga babe. Araw-araw na po ako nag-upload ng vlog ko, 'di ba? So, ayan, araw-araw ako nag-upload ng vlog ko. So, pag dati kasi inaamin ko mga be, dati ito mali ko me, mali ko. Pag hindi ako nag-upload, oo, oh, yes, doon ako sa inuman mga be. Kaya 'di ba mga be? Hindi naman sabi na once na ako lahat ang nagsasagot ng inumin. May nagbibili rin mga be, 'di ba? Pupaga ambag-ambag mga be. Oo, mali ko 'yun mga be kasi nga hindi na ako nakaka-upload ng vlog ko. Parang siyempre nalasing na ako mga be, siyempre parang nag-enjoy-enjoy din, kwento-kwentuhan mga ganun mga be. Ayan, siyempre mga asar-asaran, ganun mga be. Yan ang mali ko mga be. Yung una kong ano kasi account na yun. Oo, nakalimutan ko yung password at saka Google pin ko mga be. Ayan, nakalimutan ko mga be. Oo, inaamin ko, nakalimutan ko. Ayan, so sabi niya sa akin, hindi ko raw game pahalagan. Oh yes, oo, hindi ko dati yung game pahalagan yung aking YouTube channel, pero nakabili naman ako ng kailangan sa mga bahay namin mga be, yung mother ko para hindi mahirapan. Ayan, mga ref, mga yung binanggit niya kasi mga be, nakabili ako ng ref, washing, TV. Ayan mga be, ayun, so ayun mga be, yung napundar ko lang mga be. Ayan, so ginaano niya kasi ako mga be sa mga kasamang mga vlogger eh, ginakumpara niya ako mga be eh. So ang tagal-tagal ko na raw nag-vlog. So nagbalik nga ako mga be, number 1 di ba? Pero ito yung account na to, may ipapangako ko sa inyo, ipapahalagahan ko to mga be, ang account na to, dahil dito lang din talaga kami pag nag-asahod na tayo, dito lang talaga sila father, kahit paano nagtatrabaho, nagsusuporta sa akin at saka yung may-ari ng bahay dito, yung dito na ako nakatira, nagsusuporta sila sa akin sa mga content. Ayan, kila Uncle, ayan. So ayan, at saka yung sabing oo, may at saka yung sabi ni James Paul na ayan, idamay ko yung mga ano na yan, mga fake account daw, hindi raw siya fake account daw yun, ipapatres daw yun sa MBI, ganun-ganun daw. Tapos oo, hindi naman ako nagsasabi, siyempre hindi naman tayo magbanggit ang pangalan kasi hindi pa tayo kasiguraduhan mga B, na siya talaga yun mga B, di ba? So yun, ayun ang ginainit ng ulo niya mga B, ayan, ginaano niya talaga na ano. So sige lang siya ka-chat sa akin mga be, pag open ko na ano be, sige lang siya ka-chat, chat. Tapos sinabi ko sa kanya be, na kilala kitang kemika talaga. Ganon ko talaga siya mga be, kemika talaga. Pero mga be, hindi ko talaga mga be makakalimutan yung tulong niya sa akin, ayan, sa pamilya ko. Ang sabi niya sa amin, pag wala daw sponsor, ayan, nababanggit niya lagi kasi sponsor sa ano eh, sa vlog eh. Ayan, kasi ako, nagpapasalamat kami ng pamilya ko sa sponsor namin kasi kahit paano, tinutulungan niya kami sa pangaraw-ngaraw, ayan, di ba? Ayan, maraming salamat sa nag-sponsors mula dati sa dati kong account hanggang ngayon sa ngayong account ko mga be. Ayan, maraming salamat sa inyo, hindi ko kayo makakalimutan. Ayan, so ayan, sa sponsor daw, pag wala raw nag-sponsor, mainit daw ang ulo ni tatay at ni nanay. Ayan, basta kami na yung mga be pamilya, hindi po mainit ang ulo ni tatay. Nagtatrabaho po si tatay araw na, kahit araw na linggo, kahit di, ano niya, di off yun mga be, di ba, araw na linggo, nagsisikap pa rin ang aking father sa para sa basakan mga be, di ba? So, ayan mga be, ah, sabi niya pa doon mga be, o yung naghatid siya ng gamit ko, ayan, naghatid siya ng gamit ko mga be, sabi niya, ay auntie, si Japit kasi hindi na siya umuwi. Ayun, ganun yun. Alam mo mga be, ayun, ay nagalit siya. Ayun, kaya hinatid niya yung gamit. Dahil lang mga be, sa ex niya. Ayan, yung ex niya na sinabihan niya be na kumakain ng aso. Ayan, bakit mo pa i-vlog, i-sasabi sa vlog kung yun ang kinakain ng tao, diba? Kung magkain man siya dyan, kahit anong kainin niya dyan, wala ka na pakialam doon. Sikmura mo ba yun? Kung kaya ng sikmura ng ex mo, ay, siyempre, kung hindi mo kaya, manahimik ka na lang. Huwag mo nang anuan yung pati yung mga tao lang kung anong kinakain ng mga tao. Iano mo pa sa social media. Mali na rin yan mga bi. O diba? Dapat huwag mo na i-vulgar yung mga pati yung hindi na dapat isama sa vlog. Isama mo pa. Sa bagay, yung buha mo kasi walang preno eh. Ayan, diba? Yung cellphone ko mga bi, nalublub sa may ano, mismo nalublub sa tubig. Yes, nalublub sa tubig mga bi. At saka, nabuhay pa siya mga bi. Ayan, binuhay pa. Gincharge pa doon. Gincharge pa mga bi. Nahulog din sa pichel. Ayan, nahulog mga bi yun. Nalaglag. Tapos mga bi, yung pagdisgrasya ko mga bi, ayan, syempre, nakalagay yung
yung cellphone ko sa bulsa ko mismo, mga bes, sa bulsa ko. So ngayon tumalsik ang cellphone ko kasi nga disgrasya ako at nag-black ang screen niya, mga bes. Ayan, mga bes. Ayos yun siya, mga bes, yung sa may ano, nag-ano siya, mga bes. Nagtalsik kasi yung cellphone ko, eh, tumalsik talaga sa malayo, mga bes. At saka ako, nagtalsik din ako, mga bes. Ayan. So salamat din kay Lord kahit paano binigyan niya pa rin ako ng pagkakataon na mabuhay ako, mga bes. So ayan, mga bes. Ang sa cellphone naman yan, mga bes. Ang nagtulong po yan sa akin, mga bes. Ang una-una nagtulong, mga bes, una ano ko, mga bes, isa-isahin ko sa inyo ang nagtulong na, kung paano maayos, kung maayos pa talaga yung cellphone na yun, mga bes. So ito, mga bes, ang pinsan ko na si Mablon. Ayan, doon po siya dati natutulog sa bahay. Ayan. So sabi ni Mablon, "Bes, ipaayos natin, bes." Ayan, siya nag-ano sa akin. Sabi ko, "Sige, bes, ipaayos natin, bes, doon." Sabi niya, "Para maka-vlog ka din, para balik ka sa vlog." Yun, hindi pa yung pa kami ni James Paul, hindi pa yun kami okay. At saka yun, hindi kami okay, di ba? So ayun na, ipaayos na. Sabi niya, "Iiwan mo na lang ang cellphone mo," sabi ng manig-ayos doon sa bayan. Ayun na, sabi ni Mablon, "Sige, go." Tapos sabi naman ng manig-ayos, "Kuhain ko na lang yung number mo." So ayun, kinuha ang number ni Mablon. Ayan, kinuha yung number ni Mablon. So sabi niya, "Ay," tapos sabi ko, "Bes, paki-text na lang yung nag-aayos ng cellphone kung maaayos pa ba o hindi na." So sabi ni Mablon, sige, bes. Kasi may ginagawa pa ako, i-text ko lang mamaya. Sabi niya, "Ay, bes, bes, may gina-order pa, maghintay lang muna daw. Maghintay ka lang daw, bes, kasi nga hindi pa rin dumadating yung order kasi in-order pa kasi yon yung cellphone na yun, mga bes." So ayun na, sabi ko, sige, bes. Balitaan mo lang, sabi niya, "Balitaan lang kita, bes, kung ano ang sasabihin ng nag-aayos ng cellphone." So ayun, mga bes. Pag ano na, mga bes, yun na yung pagkaano ni Mablon na may nagtag-text na naman sa kanya mga ilang araw na, "Ay, pakikuha na lang dito yung cellphone kasi hindi na siya maayos." Yun. Tapos yun, mga bes, pinalit-palitan na siya ng mga bolt, mga bes. Pinalit-palitan na yung cellphone ko na yun, mga bes. Ayun to. So ngayon, pinalit-palitan na. So syempre doon ako nagawi kay James Paul, ginagawa ni James Paul na ang paraan. Kaya bes, salamat sa iyo, bes. Ayun, salamat sa iyo. May utang na loob ako sa iyo. Sabi niya, ilipat natin doon sa may, doon na naman sa isang paayusan, mga bes, dyan lang din sa bayan, sa Brooks Point, mga bes, dito sa bayan. So sabi niya sa akin, "Sige, go." "Kuya, paayos po kami kasi may importante talaga kaming ayusin dyan sa cellphone na yan. Kasi dyan talaga, kasi basta mayroon po kaming kukunin dyan sa cellphone na yan kasi importante talaga." So sabi niya, sige, siyempre hindi, sabi niya sa akin, "Huwag ka magsabi na vlogger ka kasi taasan daw yung baya, yung sisingil sa akin." Sabi ko, sige, bes, ikaw na lang magpaliwanag, bes, kasi nga siyempre mamaya pag nagsabi ako ng ganun, bago siyempre baka taasan din talaga yung di ba, kasi nga vlogger daw, ganun. So ayun na, sabi ko, sige, nagbabalik-balik kami ni James Paul doon, dalawa na kami kasi hindi ko nakasama si Mablon, hindi siya nag-text, so nilipat na namin ang cellphone. Ayun, nilipat na. Sabi niya, "Kuya, kailan namin balikan yan?" Ayan, sabi ng nagagalit na doon yung namanig-ayos kasi pinipilit niya ng mga bimaayos, di ba? Maghintay tayo kasi nga ang dami, alam, may nakasalang na ayusin ang cellphone, unahin sa'yo. Siyempre, parang pila-pila yan. Kung pang ilan ka sa pila, bago ayusin yung cellphone muna yun, maghintay ka, di ba? So hindi yung kung sino mang nauna doon, mag-agwat ka doon sa unahan, ikaw ang mauuna. Hindi pwede yun kasi nga may pinakakuan diyan sila na ito, ganito ko, anong araw mo kunin, di ba? So siyempre ay kung ngayon Lunes na, kukunin na yun ang inaayos cellphone mo, o di masama rin yung manig-ayos, di ba, mga bes? So siyempre rin yung mamaya wala nang magpaayos sa kanila doon, mga bes, kasi nga parang pinakaasa-asa lang, di ba, mga bes? O yun na, tapos yun na, balik kami doon. "Kuya, maayos pa ba yan siya?" Sabi ng "Oo, maayos pa to siya." So ayan, maayos siya. So umaasa pa rin ako, pagkakataon talaga na maayos pa yung yung cellphone. Sabi ko, sige, sabi niya, ginagalitan niya, "Ano ba yan, pinapaasa-asa mo lang kami, sabi mo maayos na." "Wala pa nga kasi, syempre may nakapila pa nga." Ganon. Sabi niya, "Pero pag nagpabayan kami, kuya, ganito na lang, kuya, pag nagpabayan kami, pasyal-pasyal lang ka na lang namin, di ba? So kung ginaayos mo na ba o hindi pa, kasi marami pa lang talagang inaayos, di ba? Kasi marami nagpapaayos ng cellphone, kasi maghintay tayo, siyempre nagpapaayos lang tayo, maghintay tayo. Kasi nga, tapos yun na, kinuha ko na lang yung cellphone dahil hindi raw maayos. Ayan, kasi nga daw, yung tempered ng cellphone ko na yun, kasi nga Samsung na siya, mga bi, yung, hindi naman tayo nagmamayabang, mga bi, kasi yung cellphone na yun, mga bi, ay hiniram ko pa ang pagbili doon ay 24,000, ayan, ginpautang lang ako ng asawa ni Edgar Espedido, ayan, so ayan,
Salamat naman. Salamat naman sa kanya dahil binayaran niya rin ako. At pero pag sahod ko mga be, binayaran ko 'yun mga be. Ayan, 'di ba? Binayaran ko 'yung cellphone na 'yon ng pagkasahod ko mga be. Hindi ko pinauna-unahan. Binayaran ko kasi nga nag-ano rin kami ni Edgar, may katampuhan din. Ayan, 'di ba? May katampuhan. So hindi talaga maiwasan ang pagkaibigan, nag-ano talaga na minsan may katampuhan din talaga. Hindi din talaga maiwasan, 'di ba? Kasi minsan hindi mo magugustuhan 'yung sinasabi ng barkada mo. So parang pinawasama mo, 'di ba? So ganun. Ako may ugali na akong ganun mga bi, parang pang may barkada ako na parang tama naman sila tapos ginadedma ako mga bi. Yan parang nagagalit ako, 'di ba? Kumbaga ang tawag doon ay may attitude din naman. Lahat ng tao may attitude mga bi. So ayun mga bi, so ayun na bayaran ko na 'yung cellphone nato. Ayun. Tapos sabi naman ni James Paul sa cellphone na 'yan. Ayun na. Sa cellphone na 'yan mga bi. Sige, dalahin na lang to doon sa puerto. Ayun, ang time na 'yun mga bi, nagpunta ako dito sa Bagong Sikat. Ayan. Kasi sabi ng ano ni Karuka TV, ginchat niya ako mga be. Ayan. Ginchat niya ako, tapos ang sabi ni Karuka TV, magpunta ako diyan, dadalahin ko sa puerto ang cellphone mo. Sabi ko, sige be. O, sige. Tapos, doon na yung cellphone kila James Paul, doon sa may cartoon ko, tapos pinatago ko kay mama niya. Sabi ko, auntie, pakitago na lang to. Ganun. Tapos, doon nagpunta si Karuka, doon na rin yung cellphone. Binigay na nila kay Karuka TV ang yung cellphone. O, tapos dadala na, sabi niya, doon na raw, pinapaayos na lang daw. So, ayun talaga, may gimpalitan talaga sa cellphone ko. Ayun, hindi na talaga maayos mga bi. Kasi nga, yung cellphone na yun mga bi, walang match na cellphone na gano'n na ipapalit nila mga bi. At saka mahal magpaayos mga bi. Tapos ang sabi ni James Paul na, gawan lang ng paraan para maayos yan. Kung baga, naging kausap niya ako mga bi na, sige, gawa natin ng paraan, bayaran mo ako pagsahod. Pagsahod mga bi ha. Ayan. Pagsahod daw, sabi ko, sige bi, bayaran ko lang bi. Kasi kahit hindi mo hindi mo isagad magbayad, kahit ipauna-unahan mo lang ako, kasi nga alam ko naman dahil na sabi mo di magpaayos ka. Yes, pag nagsaano tayo mga biyo, sabi ko may pangarap din naman ako sa buhay ko na kahit on tayo, katulad tayo nakapag-aral, meron naman tayong pangarap mga biyo, lahat ng tama pangarap. So ayun na mga biyo, hindi na raw maayos mga biyo, ayan, hindi na maayos. Kaya kay Karuka TV, syempre pasalamatan natin mga biyo, wala yan sa plastic na tao at wala yan sa mga keme-keme na ganyan. Yes, pasalamatan natin dahil nakatulong sila sa akin mga biyo. Hindi natin pwede sila ng sisiraan mga bi. Kaya hindi naman nakatulong sila sisiraan. Ayan, di ba? Tumulong ka nga. Ako pa rin yung siniraan mo mga bi. Hindi kita siniraan. Ikaw ang nagsira sa akin mga bi. At saka hindi kita iniwan. At ikaw ang nang iwan sa akin, di ba? Iniwan mo ako. At anong sinabi mo sa akin? Di ba? Kausap mo si Edgar. Ayan, yung una kong YouTube channel. Ang sabi mo, bababawiin ko yan yung YouTube na yan. Ako yan nagawa. Ang gaganong-ganong siya. Kasi hindi niya matanggap na yung dati siya nagbablog ay mababa ang views niya. Sa akin, nakakaabot ng 700,000, di ba? Hindi naman sa pagyabang yan, mga bes. Siyempre, ganun, baka maabot na siya. Kasi nga, sa kanya, ilang taon siya inag-vlog, ilan lang nanonood sa kanya? 20,000, ayun, ganun. Tapos yun na, mga bes. Sabi niya, putang ina, kajapit ka. Ginamura-mura niya ako, mga bes. Wala kang anong ganun. Basta, mga bes, masasakit yung sinasabi niya sa akin. Ayan, tapos ginaparinig sa akin ni Edgar doon. Si Edgar kausap niya, ako doon lang naka-ano. Kasi nga, dati talaga, mga bes, hindi ako nasasalita. Doon lang ako sa tabi ni Edgar. Visit na yan. Hindi niya lang ako hinihintay mag-vlog. Ganun-ganun mga be. Sabi ko, ala, grabe naman yan. Pero bago ako mga be, nagsalita ng ala, grabe naman si James. Akala ko naman yung pagtulong niya, pukal sa loob niya. Yung pala, ganun pala siya. Sabi ko, sige, be, kung bawiin mo yung YouTube. Nag-usap kami, si Sir Sam, si Edgar, ako. Ayan. Tatlo kami nag-usap doon. Nag-usap-usap kami. Kung ano, sabi ko kasi, kung bawiin niya na lang din yung YouTube channel na yan, hindi na lang ako mag-vlog. I-ano ko na yung account na yan. Ang sabi naman ni Edgar, hindi bi, ayun sabi niya, hindi bi, kasi kailangan mo talaga yan bi, para sa pamilya mo bi. Tama naman si Edgar. Hindi ko lang, may ano kami ni Edgar, may tampuhan kami, pero sinasabi ko lang din yung tama ng bawat isa. So ayun sabi niya, James, ito na yung account. Sabi niya, ay bi, hindi ko yan kukunin bi. Ay, nagsalita ka nga di ba, nababawiin mo, o di ba, dapat bago ka magbitaw ng salita, yung tutuhanin mo. So ayun na mga bi, tapos sabi ko, ayaw ko na talaga, ayan yung una ko talagang, yung una kong account, sabi ko, ayaw ko. Anong sabi mo? Sasapukin mo pa ako? Sabi niya, ganun, be. Ay, makita ko lang talaga si Japit. Ang gigigil talaga ako. Sasapukin daw. Sabi ko, sige. Tapos sabi niya, binalik ko na mga bill. Kasi nga, nambubuy-buy na siya mga bill. Binalik ko na ang mga binigay niyang damit. Yung mga manok naging, sabi niya, mag-alaga ako mga bill ng mga manok. Mga bill, ayun, binalik ko na mga bill. Sabi ko, tatay, sobrang nagdilim ba nga bill yung paningin ko mga bill?
yung bus namin na yung nakita yung sa vlog ni Dia, akala ko si tatay na mga binagdilim na. Sabi ko, nay, lahat ng mga bag na yan, nay, ibalik na lang yan, nay. Kung gano'n lang din pala yung pagtutulong na magbuibuyan at magbawi-bawi, ibalik na yan, mga bi. Pumunta siya, bi, sa bahay. Kasi nga, kung hindi siya pumunta sa bahay, mga bi, hindi ko siya sinabihan na pumunta siya sa bahay, mga bi, ha. Siya lang nagpunta sa bahay. Kung hindi siya nagpunta, mga bi, ibabalik ko yun, mga bi, lahat ng binigay niya sa akin, mga bi, di ba? So, sabi niya, hindi, bi, hindi ganun, bi, pupunta ako, bi, mag-usap tayo, bi, hindi pwede yun, bi. O, di ba, nahiya ka din, di ba? So, dapat huwag ka magbalinis. So, ayun, pagtapos na yun, mga bi, sabi niya, sa sponsor na naman, lagi niya nababanggit sa sponsor, 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 pinapanginom, pinapanginom, pinapanginom. Hindi naman lahat ang ginapanginom. O, nag-inom tayo, hindi naman lahat, mga bi. Ayun, hindi naman lahat na, ano, pinapanginom natin, mga bi, di ba? So, ikaw nga, di ba, nag-iinom ka, ayan, di ba? Iinom ka rin naman, di ba? Naglalakad tayo, ay, ano tayo, dalawa tayo, di ba? So, dalawa na tayo naglalakad, di ba? So, nakikita rin nila Ate Yang Yang. So, ayan, di ba? Nakikita niya, nagsisilip si Ate Yang Yang, doon si Ate Yang Yang sa labas. So, wag mag-chat siya sa kanya si Ate Yang. Sa kay punta, o, di ba? Sa hapag, mag-awit-awit. So, minsan, sa hapag, ginakimikin mo lang si mother mo, kunyari sa hapag. Pero, ang punta natin ay bayan. So, ayan, punta tayo ng bayan. Na kami sa bayan. So, gising. B, malamig kasi. B, ikaw kaya mag-drive. Eh, sabi niya, sige, para lang makalakad, mga B. Palitan kami mag-drive ng motor. So, ayun na, mga B. Punta kami ng bayan. So, mayroon siyang dalawang kachat na lalaki. Ay, may kachat siya na isang lalaki. Bali, dalawa sila. So, dalawa rin kami nagpunta. Sabi ko, sino yan, mga B? Sino naman yan, James, yung lalaki na yan? Sabi niya, basta't magsama ka. So, ayun, mga B. Doon na sila nagpunta sa may puno ng kahoy, mga B. At ako, binabantayan ko ang aking motor, mga B. Siyempre, taming daanan yung mga B. Baka mamaya batuhin ba, mga B? Hindi natin ano yung mga bugoy-bugoy. Siyempre, di ba? Tapos, pinipilit niya ako, mga B. Ang sabi niya sa akin, mga B. Japit, huwag ka na mag-inarte-arte. Hindi ka na rin virgin. O, dalihan mo na. Ito na sa'yo na. Ito yung isang lalaki. B, ayaw ko, B. Ayaw ko, B. Kung gawin, ikaw na lang, B. Kung gawin mo yan, ikaw na yan, di ba? So, sabi ko, ikaw na. Ay, basta, B, ayaw ko, B. Mag-away tayo, B. Pag pinilit mo ako. Ganon, sabi ko. Tapos yung isang lalaki na yung mga B, naghihintay lang naman, mga B. Naghihintay lang, B. Pero mga B, wala, mga B. Yes, wala. Doon lang ako sa motor ko, mga B. Anong palagay sa akin kung magpaluwang siya ng butas ng puwit niya, paluwang niya rin yung butas ng ano ko, ng puwit ko, na hindi pwede, mga B, di ba? Bakit ako mag-ano doon, mga B? At saka, yun na, pagkatapos na yung B, sinamahan ko naman siya. Ayan, sinasamahan ko siya. Sama sa vlog, sama sa kalandian. Ayan, syempre nag-enjoy din ako, mga B, pero hindi na ako nag-ano sa mga lalaki, mga B. Ayan, so, nagbigay siya ng mga, nag-atid siya ng mga sapatos ng lalaki. Ayan, so, sabi ko, ay, ano yan? Sapatos? Para saan? Siyempre, para sa bulay ko. Kasi ko, wow, sana ako nagbibigay ng sa bulay ng ano, ng mga sapatos. Sabi ko, sabi niya, maghintay ka lang dito ha. Ihatid mo lang kami doon sa unahan. Tapos, sunod-sunduin mo naman kami. So, ako doon lang sa may ilaw. May ilaw, kasi nagapaano ako, mga B. Sa may ilaw lang, mga B. Para kahit pa paano makita ako doon ng mga, ano, mga makamama, mabunggo ako doon, mga B. Siyempre, doon lang ako nakaano sa ano. Siyempre, maraming dumadaan na walang ilaw na motor. Minsan mga lasing pamaya na bunggo ako, di ba? Kaya ako napapahinga, mga bi, sa may ilaw, mga bi, sa may nakikita ako, mga bi. So ayun, uwi na kami, ang tagal-tagal, mga bi, uwi naman kami. Ayan. So ayun na. Pag-ano naman, mga bi, yung sa susi. Ayun, sa susi, kasi nasabi ko 'yun sa ano ko sa vlog. Oo, sa susi. Ang sabi niya doon, "Japit, alam hindi mo ako pahiramin ng motor." Ayan. Ako naglalaglag. Yes, ikaw naglalaglag, James Paul. Ayan, salamat sa iyo. Naglalaglag ka, ilan tayo pumunta? 'Di ba magkasama tayo? Oh, 'di ba? So ayan. Ayun, 'di ba? Anong oras na tayo nakauwi? O madaling araw. Sabi mo sa akin, ako madaling araw na. Oh, yes, inaamin ko. Minsan madaling araw na ako. Mga alas 6 bago ako makauwi. Ayan. At kami rin ay nag-uwi rin kami ni James Paul ng anong oras din, mga be. So ayan. Ang sabi niya sa akin, be. Ayan kasi eh. Ikaw na kasi magpainom. Ganun, be. Sabi ko, be, kung may pera lang, be. Ako mag-ambag ako, be. Isa, kahit isang 4, be. Wala ako, be, ngayong pera, be. Sabi niya, sige na nga, magbili ka na lang doon. O, bigay. Siyempre, mga lalaki doon eh. Gusto niya kasi yun, mga be eh. Sabi ko, sige, sabi ng lalaki doon, pahiram ako ng motor mo. Sabi ko, hindi lang ako nalang magbili. Kasi hindi ko, syempre mga bugoy-bugoy, hindi wag natin itiwala yung motor natin, di ba? Kung saan dalahin, mga bi. At saka, hatawa-tawin, mga bi. At saka, nakainom na yung mga bi. Yung mga kasama ng lalaki, nakainom na mga bi. Kasi naubos na yung isang 4. Nagbili naman si James po na isang 4. So, may mo, pihit ang pihitin nila, mga bi. Makabunggo sila dyan ng mga tao, mga aso, bigla magtawid ng mga aso, di ba? Mga pusa, mga ganun. Siyempre, magkaklas sila, mga be. So, ako nagbili, mga be. So, yun na. Uy, kuhala, be, anong oras na to, be? Wala pa tayo nakauwi. Galitan tayo ni mother mo. So, yun na. Sabi niya, wala iyan. So, doon, kwinto-kwintuhan. Ayan, kwinto-kwintuhan. Asar-asaran. Para masaya, mga be. So, ayun naman. Ako gusto ko na mag-uwi, mga be. Ito naman, walang pambayad sa lalaki. Ay, hindi ganun. Ay, hindi ganun pala, mga be. Ito naman si yung isa. Ito naman, yung kasama ko, mga bi, mga bakar ako talaga, sila James Paul, sabi niya. Sige, bayaran kita ng 100. Ayun, 100 daw, mga bi.
para magpaano lang sa mga bulay. Alam niya na rin bulay mga bilalaki. Sige, sabi niya, basta't yung susi dito sa akin. Ayan. Kung sa akin mga biyon, ay Diyos ko, mataas ang pinag-aralan mo. Bakit may bibigay yung susi doon? Magpaano ka lang? Once na hindi binigay, alam mo, huwaging pagtripan ka, makauwi ka kaya kung hindi mo talaga wala kang susi, di ba? So ayun, binigay yung susi. Sabi niya, biyon susi ko, biyon sana, biyon. Sabi ko, tara na, anong oras na? Oh, alabi, hindi makuha yung ano yung susi. Ikaw na lang magkimi-kimi. Di ba magaling ka naman magkimi-kimi ng mga bulay? Sabi ko, sige na nga ako magkimi-kimi. Sabi ko, ano bang pinag-usapan? Tinanong ko yung lalaki, ano bang pinag-usapan nyo? Sabi niya, ano daw, anuhin ko daw siya, tapos daw, ano, magbayad siya 100. Eh, sabi ko ganon. O sabi ko, ikaw rin pala, bakla may mali. Kaya para kinuha yung susi, kasi sabi mo kasi, ano, baka simpre na nanigurado na rin yung lalaki, baka mamaya, pag hindi mo binigay yung susi, bako takbuhan lang natin siya, di ba? So, ayun na yun, sa susi na yun. Sabi ko, ala, wala man akong pera, paano ito makuha? Ayun, si James Paul may pera. Siya nagbayad. Siya, yun, nagbigay si James Paul ng 100. Sabi, ah, ito na yung 100. Sabi ko, susi ko, akin na. Tapos, ayun. Tapos, pa-uwi na kami, mga babe. Pinasok ko siya doon sa may kwarto. Sabi ko, mag-uwi na kami. Tapos, hindi ako pinapalabas din ng lalaki na yun, mga babe. Ayun, kasi nga, gusto ng lalaki na yun, mga babe. Pag-uwi na sila, ako maiwan, mga babe. Diba? So, sabi naman ng isa, ito nila James Paul, ay la, grabe mo naman kasi ang payat-payat pa, yung doon nga, hindi, mga payat-payat daw, mga payat-payat, ay, Diyos ko, anong payat, anong makuha mo doon sa, pati kung payat ka, buling ka ng lalaki, Diyos ko, syempre, tapos yun na mga be, maaga na kami nakauwi mga be, syempre, ito si bakla, nag-init na rin ba yung ulo mga be, oo, sabi na, nagbayad ng motor, oh, siya, nagbayad ng motor, so, ayun, nag-init na yung mga be, yung ano ko, sobrang ano kami, sobrang inis ko mga be, hindi ako napalasing mga be, kasi nga alam ko, yung mga bugoy-bugoy na yun mga be, basta yung mga bugoy-bugoy rin, di, parang wala akong tiwala mga be, siyempre bago lang nakasama, alam mo, tiwala tayo, wala, diba? So, ayun mga be, nirampa ko be yung, ano, yung motor na yun, bipinit ko, kasi nga inis ako, maaga na, alam mo, ang sabi ng mama ni James Paul, good morning sa inyo, saan kayo galing, o, oh, diba? So, anong palusot? Doon lang, mayiging ano lang ayos, o, oh, may inayos lang. So, ako nagtatawa-tawa rin ako mga be, siyempre, sabi ni ate Janjan, ayan, so, na anong oras na rin kasi yun eh, kahit sino eh, kasi nga, siyempre anak niya mga vlogger, naglakad ang mga vlogger, siyempre nag-aalala din ang magulang, di ba? Siyempre magulang talaga ang nag-aalala, hindi minsan din nakakatulog kung di makauwi, di ba, yung mga anak nila. So, ayun na, ang sabi naman sa akin doon, mga bit, doon na naman tayo sa may, ano yung, sa utang, ayan, doon na naman tayo sa utang, kasi nabanggit niya rin yung utang, ayan. Ang sabi niya sa vlog, sa nanonood ng vlog ni James Paul at sa mga supporters ni James Paul at sa mga supporters ko din at sa basher ko, ayan, tatanggapin ko yan mga bes. Siyempre, alam ko na may mali naman ako. Ayan, siyempre, tinatanggap din ni James Paul yung, hindi ko alam kung tinatanggap niya yung pagkakamali niya mga bes. So, kasi nga, huwag tayo magkimi-kimi sa may, ano yan. Kasi nga, ako talaga mga bes, marami ako sa kanyang alam. Ayan. So, ayan mga bes, sabi niya sa akin na ano, doon na yun tayo mga bes sa utang. Isasama ko rin mga bes yung utang, yung ano na, in-screenshot ko na, ano na, ano yung naniningil na, gano'n. Sabi niya sa akin, sa vlog na, at kinausap niya raw si mother na, yung utang ay hindi niya napabayaran ang 15,000, ayan. Pero ngayon mga bi, ang sabi sa akin ni mama niya na, Japet, baka may pera ka na dyan, kahit 1,000 lang, paunahan mo ako dahil pambili namin ng abono dahil wala kaming pera ngayon. Sabi ko, hala auntie, sorry, wala tapo, wala, hindi ako nakaupo eh. Hala auntie, sorry, wala talaga akong pera. Ganon, sabi niya. Ha, maghanap ka dyan, gagawan mo ng paraan kasi kailangan nila ng abono mga bi. Di ba? Sabi ko, sige, maghanap ako ng paraan, sabihan lang kita pag mayroon akong mahanap. Yes, may screenshot ako dyan mga bi. Ano ko yan, sa dulo ng aking vlog. Abang kayo mga bi, sa dulo ng vlog ko pagkatapos ng salita ko na ito mga bi, bago ko yun, i-ano yung mga chat ni James Paul at saka yung nag-chat kami ng mama ni James Paul. Ang sabi sa akin, binastos ko daw yung mama niya mga bi. Napanood nyo yung mga bi. Binastos ko daw kung anong sinabi. Hindi ko raw ginalang ang mama niya. Binastos ko kung anong sinabi. Sabi ko mga bi, hindi ko po binastos ang mama niya. Tapos ang sabi, hindi ko po sinabihan ang mama niya na kahit ano-ano ang sinabi ko nakabastusan. Kahit ganito lang ako, hindi ako nakapag-aral. May galang pa rin ako sa nakakatanda. Ayan, di ba? Kasi seryoso na yun mga bi yung kanya eh. Ayan. Oo, nagjo-joke ako sa mga taga dito matatanda mga bi. Pero sa akin mga bi, joke-joke lang mga bi. O, ayan, di ba? So, ayun na, sabi niya sa akin, yung nang nanay niya, sabi niya, sige, tapos sabi niya, okay, nag-like siya, sabi niya, nanonood din ako ng vlog mo, ayan, nanonood din, sabi ko, salamat, sabi ko, nagsalamat ako mga be, kasi nanonood siya kahit papaano, nanonood siya sa akin ng vlog ko, at nanonood din naman ako ng vlog nila, ayan, nakasubaybay rin naman ako sa vlog nila mga be, kasi sinasubaybayan ko kasi nga mga be, may issue na kami, so baka may masabi naman si James Paul na kung ano naman sabihin niya, sinasubaybayan ko yan siya mga be, hindi ako
mag kung okay lang yung sinasabi niya mga bi na nagiging na makukuha ng mali ko mga bi, hindi ako magaganti mga bi. Ito hindi ako gaganti ng sasalita na na ganun magkeme-keme kasi may keme siya. So yung keme niya na yan i-ano natin, itatama natin mga bi kung ano talaga ang nangyari talaga mga bi. So ayan sabi niya, sige salamat. Nagsalamat ay sabi niya, oy Japet, nagchat na naman. Sabi niya, Japet, hanapan mo talaga ng paraan. Ayan. So sabi ko, hanapan ng paraan. Sabi ko, tapos napaisip din ako eh. Sabi ko, matagal pa ako nag-chat sa kanya kung saan ako magahiram ng pera. Kasi kailangan din talaga ni auntie. Ayan. Kailangan din ni auntie. At saka kasi may tubigan sila. At saka bago na sila, bagong pasabog sila mga bi, ng kanilang anong palay mga bi. Kailangan nila ng abono mga bi. So ayun. Tapos sabi niya, baka kay ate mo mayroon. Sabi ko, auntie, wala. Sabi ko ganun. Walang pera, walang ay sabihan ko lang si ate kung may pera, ganun. Mabasa niyo rin diyan mga bis sa may screenshot. Tapos yun sabi niya, yun na, okay na. Tapos yun na sabi niya, Japet, ibalik mo na yung boots. Chat ako na eh, ate Yang Yang. Sabi ko, sige, sige, bi, dito pa ako sa bagong sikat. Kasi mga bi, wala akong pang gasolina mga bi. Ayan, syempre baka maubusan ako ng gasolina mga bi, makatulak ako mga bi. Sabi ko, sige, magpunta ako ng ganitong, ano, gabi ako pumunta. Ay, araw, tanghaling tapat sinamahan ako ng pinsan ko, tatlo kami. So, wala dun si ate Yang Yang. Dun, siguro nag-vlog ba siya? So, nagtaw po ako nun, wala siya. Iniwan ko lang doon sa kapitbahay ni ate Yang Yang. Pakisabi na lang yung boots ni, nahiya kasi ako sabi kasi ni James Paul, wag muna daw ako magpunta doon sa bahay nila. So ako naman, hindi naman ako napunta doon sa bahay nila kasi nagsabi na rin yung mayari ng bahay, ang kapal naman ng mukha ko na magpunta pa ako doon, diba? So sabi ng mga ano ko, ng mga supporters ko, mag-sorry ako kay James Paul. Ayan. Yes, parang yes, parang hindi na ako mag-ano sa kanya mga bi. Ginawa gawa niya na akong kwento. Hindi na ako mag-sorry sa kanya mga bi. At saka kung sa ano, basta sa akin ang isipin ko mga bi, yung nakatulong sa akin, sila nakatulong sa akin, sila Karuka nakatulong sa akin. At isa-isain ko mga bi, si Karuka nakatulong sa akin, si James Paul nakatulong sa akin, ang pamilya ni James Paul nakatulong sa akin, at sila Ate Yang Yang at ang pamilya Escobar nakatulong sa akin. Ayan, so maraming salamat sa inyo, nakatulong sa akin. Hindi ko po kayong tatalikudan pag mayroon po ako. Ayan, di ba? Hindi ko kayong dididmahin. Ayan, di ba? So at ito pa, sabi na paplastikan ang timburikat. Nasabi ko kasi nagpaplastikan lang ang timburikat. Yes. Alam niyo kung bakit? Kung ano sinasabi-sabi ni James Paul, 'di ba? Kung ano sinasabi-sabi niya ni James Paul doon sa Team Burikat. Ayan, Team Burikat, 'di ba? So napanood niyo naman sabi ni Anan, 'di ba? Napanood ko sa vlog niya na ang original talaga ng Burikat. Yes, ako talaga ang original na Burikat, mga be, 'di ba? Ginagamit nila ay Burikat. So, ayun mga be, ayun na yung sabi niya. O hindi rin kasi nga mga be, hindi talaga ako ng ano eh, kasi ayoko rin talaga mandamay ng tao mga be, yung sila idadamay ko sila Ate Yang Yang, sila Anan, yung mga vlogger diyan sa ano, 'di ba? Hindi wag natin iano yung baho ng kung ano ginawa gawa niya doon sa mga kapwa niya kasama vlogger, 'di ba? So kung kasama mo dapat sa ano, sa pagba-vlog hanggang umpisa, hanggang huli samahan mo. Ikaw kasi B, ang ugali mo kasi pag hindi mo nagustuhan kasi mga B, lalo na kung sa mga lalaki at nagsisilos ka, Diyos ko, 'di ba? Bakit ka magsisilos-silos? Diyos ko pa magjuwa ka mga B, magjuwa ka ng lalaki, 'di ba mga B? Magjuwa ka dahil alam niyo mga B, hindi siya makamove on doon sa juwa niya. Ayun ang sinasabi niya, may lalaki ako dito sa bagong sikat. Hindi siya makamove on kasi malaki na ang ginastos niya, 'di ba? Nagpapainom siya kung ilan, Red Horse, ilang case, kinuwento niya sa akin. Ay, kami pet, grabing aura ko pet. Nagpapainom ako, bi, dala-dala ko yung motor ni Tabibing yan, bi, ginatakas ko pa yan. Yes, kinuwento rin sa akin ni mama mo, ginatakas mo rin yung motor. So, pag naubos na yan, ay mangutang kami doon sa tindahan, pinapautang ako, syempre vlogger ako, mababayaran ko naman, 'di ba? Mayabang ka talaga. So, ayun, pag sabi niya, pag naubos na yan, kuha na naman yan ako. Mag-utang na naman ako doon kahit anong oras na. Taupuin ko lang yung tindahan doon, mapapautang na yan sa akin, 'di ba? So, minagadaan mga bili dito kasi motor mga bili dito minagadaan. Kaya narinig niya mga motor. Sabi ko, "Wow, grabe ka naman bimagpainom." Ayun, 'di ba? So, ako ngayon baliktarin niya nagpapainom ng 14,000 sa kanya daw. Ang gastos niya sa isang gabi ay 10,000. Kaya mga biha, gabi-gabi yan mga bi dahil mahal niya isang lalaki mga bi. Oh, so ngayon, iniwan siya ng mga bi ngayon. So, hindi hanggang ngayon hindi pa siya mga bi makaka-move on. Pero wala natin pakialam doon mga bi, sila na yun mga bi kasi nga hindi naman tayo naiinggit sa mga sa lalaki na yan. Diyos ko, naman daw kami. Nagligid-ligid daw ako doon sa may kulungan ng manok. Wisip ka bakla ka, bakit daw ako magligid-ligid sa may kulungan ng manok? Diyos ko, yes. Hindi po ako
gulong-gulong doon sa kulungan ng manok. Siguro sa mga tulugan ko, nagugulong ako mga be. Di ba, nagugulong ako. Yes, aminin ko. Nagugulong-gulong ako. Pero sa may loob ng kulungan ng manok, Diyos ko, hindi ako nag-ano doon, mga tayo ng mga manok doon, matiis ko. Siguro kung sikmura ni James Paul, matiis niya. Kasi sinabi niya yan mga be. Basta hindi po ako doon sa mga, ano, mga manok doon. Diyos ko, may mga dapaw pa mga be doon. Siyempre, may mga dapaw yan. Yung buo, makati, di ba? Siyempre, at saka madumi. Yung mukha mo siguro, puno na ng tayo ng mga manok mga be. Ayan, so, si James Paul siguro, sa 100% kaya niya yan magligid-ligid siguro doon sa kulungan ng manok. So, ayun. Tapos yun na mga BA, marami pa siyang issue sa amin. Sinasabi niya na nakapag-aral si ate. Ayan, wala pa raw siyang naabot. Oh yes, wala pa kami. Wala, pati ako daw wala lang naabot yung pamilya namin. Minamaliit niya mga BA. Yes. Yes, wala pa kami na, wala pa si ating naabot at wala pang napatunayan sa'yo. Kasi nga, alangan agad-agad mag-vlog ka, mag-sahod ka agad, makapag-pundar ka dyan agad. Siyempre si ate wala pa, di ba? Siyempre, wala ko pa na-flex. Minsan, lagi ko nga gina-flex yung vlog niyo, di ba? Sa, ano, yung vlog niyo, lagi kong pinapromote. Yung ate ko, hindi ko gina-promote, di ba? O, wala kayo narinig sa akin. So, ngayon, sabi ng mga supporters ko, ipromote mo rin yung, ano, yung vlog ng ate mo para makasubscribe sila. Anong bang pangalan? So, Dia Vlog, ayan. Dia Vlog po mga bibit. Paki-subscribe na rin po. Salamat. Oh, 'yun ang comment ko doon. So, sabi niya, tapos sabi niya naman sa akin, siyempre si yung sponsor namin nagpadala naman ng pera. So, alam lang sabi niya, Japit, dapat ikaw na lang mag-content na ganun. Sabi niya, ikaw na lang mag-content Japit ng ano ng ganun kasi nga si ate mo hindi pa monetize. Ay, siyempre nadala ng pera at saka sabi ng sponsor siya mag-content. O, di ba? At saka alam tawag murahan ko yung sponsor, di ba? So, ayan pag may sponsor, sabi niya agad sa akin, hindi ko raw kinakausap. Ayan, mga be. Mali po yan, tinawagan ko pa po yung sponsor ko. Ayun, kasi sabi niya, paggabi na raw doon sa kanila, kasi sa amin ay araw. Sabi ko, sige po, chat, bukas na lang, chat ka na lang. Sabi niya sa akin ang sponsor ko. Kinakausap ko po. Kasi ngayon, mga bi dito ay wala signal mga bi sa bagong sikat. Mga bi, kaya nag-chat kami mga bi ng sponsor ko mga bi. Hindi, sponsor namin. Sponsor namin lahat mga bi. Kasi binibigyan din sila mga bi. Ayan. So, ang gusto ni James Paul, kahit 2K lang sa kanya, ang palabas niya mga bi, 10,000. Diba? Ibig sabihin, hindi na lang sana sinabi na ako si James siya si Japit para siya na magkuha ng sponsor na 10,000 akin, ako si James Paul 2,000 sa akin, di ba? So ayun mga bes, doon lang ako nag-ano sa mga sponsor na lagi niya nababanggit yung sponsor na yan. Dato na ibanggit yung mga sponsor na yan. Sabi niya kasi mga bes, oh, pag may nagpadala, alam mo, sabi niya, may ID ka ba? Sabi ko, kasi nga mga bes, wala na ako mga bes. So ngayon may ID na ako mga bes. Ayan, nagdating na yung ID ko sa barangay mga bes, ipalaminit ko na lang mga bes. So sabi niya, tanungin mo kung kailan magpapadala. Sabi ko, labi, hindi ako ganoon, binahi ako bes. Ay, ako bes, ganoon ako. Ay, kung ikaw ganoon, wag mo. Alam, igayaan mo ako na kung naghingi ka agad sa mga sponsor mo. Ako magganoon din. Hindi naman tayo piling ganyan. Kasi binibigyan ka na lang tapos mamadaliin mo pa. Hindi ba gintay ka? Mahirap din magtrabaho sa ibang bansa, 'di ba? O bakit maghiram ka sa bakit ngayon kung bigyan ka ng pera agad-agad, o 'di ba? Hindi mo alam gabi doon sa kanila, dito sa atin araw, 'di ba? Sure ka talaga. Nakapag-aral ka. Oo, sa bagay, oo. Ako bubo, ikaw ay matalino, 'di ba? So, oo, bubo ako. Kahit pa paano may alam din tayo kahit pa paano, 'di ba? Yes, yung nakapag-aral, yung paang ng luloko, 'di ba? Dapat sila, 'di ba, manguna, 'di ba? Turuan ka kung ano-ano mo kasi siyempre wala ka nakapag-aral. Yung paang manglulo. Sa totoo lang mga be, yan pa yung manluloko mga be, yung nakapag-aral din pa mga be. So, kaya yun mga be, tsaka yung ano pa yung sabi niya na yung sa vlog niya na yun, demonyo ka, sobra ka pa kay Satanas. Ayan. Sobra pa kay Satanas. Be, lilinawin ko lang be, mas nilalaan mo pa si Satanas mga be. Siyempre, kasi be, nilalaan mo pa talaga be. Alam mo yung mga ganong issue be? Diyos ko, bakit mo pa ilabas mga be? Hindi naman katotohanan yung iba. Dapat yung nilabas mo be, yung katotohanan nandin mga be, diba? So, ayan sa akin be, anuin ko yung mali ko be, tanggapin ko mga be, kahit mababasa ko dyan, okay lang, basta't alam ko ang ginawa ko ng pagkamali ko, mali ko. Ayan, diba? Ang sabi naman ng mga supporters, ayan yung pag-edit-edit ni ng ate ko, diba? Siyempre, bakit putol-putol? Ayan, kasi nga mga be, sige lang ako mga be, kasalita, sabi ni ate, huwag ka magsalita ng ganyan, kasi nga sobrang init ang ano ko mga be, huwag ka magsalita ngayon, ikat niya na naman mga be, bago siya magsalita mga be, kaya naputol-putol yung mga be, kasi sabi ko, ito lang muna yung sasabihin ko, alam ko si James Paul ay mag-ano rin, mag-vlog din yan siya, kasi pre, pakinggan na lahat natin ng opinion, di ba? So, ayun na pag ano gano'n, sabi ko, sige, okay lang, sabi niya, maghintay kayo, mag-abot lang to ng 300 comment, bago ako maglabas ng sama ng loob. Kung ako lang,
kahit walang mag-comment, kahit dalawa lang o tatlo lang mag-comment, kahit hindi maabot ng 300 comment, 'di ba? Diba, eh ano ko na sasabihin ko na? Bakit ano pang purpose mo noon? Bakit mag 300 para mag-trending yung comment mo na marami? O 'di ba? So kung ako i-upload ko na agad kahit walang manood diyan, kahit walang mag-comment diyan, basta na-upload ko yung ano ko kung sabi niya kasi maglabasan na 'di ba ng sama ng loob. So sa akin mga be, marami akong alam pero hindi ko ilalabas ang sama ng loob mga be. Hindi ko muna ilalabas kasi alam ko si James ay re-respect pa rin yan. Hindi ko ubusin mga be. So, kung ubusin ko dito, paulit-ulit na yung vlog natin, di ba? Paulit-ulit tayo. Kung yung lahat ko na dito, dapat hindi na ako mag-upload ng paliwanag mga be. Doon na sila mag-base, di ba? So, hindi. Kasi ang sinasabi ni James, kung anong sinabi niya doon, anuman ko siya be, sasagutin ko yung tanong niya na yun, di ba mga be? So, sinasagot ko talaga yung tanong niya mga be. So, sabi niya, sa amin, naghahatid siya doon ng mga gamit ko mga be. Off-cam na yun mga be. Sabi niya, kung baka daw sa kangkungan kami pulutin. Ganoon, kung wala daw siya. Diyos ko, hindi yan totoo, James Paul. Nagsisikap ang aking pamilya para mabuhay lang kami, di ba? Sa hirap ng buhay, syempre ang tatay ko nagtatrabaho siya kasi may anak siyang pinapaaral, yung makambal, di ba? So, kailangan ng pang-araw-araw, bigas. So, minsan kasi namamasahe sila mga be. So, minsan sinusundo si tatay kasi hapon na nag-uwi sa basakan mga be. So, yung kambal minsan naglalakad lang mga be. Lalo na kung walang pera mga be. So, bibigyan na lang siya ng mga paninda ni ate. So, ito pa, sabi niya sa akin, wala na nagbibili dyan sa tindahan nyo. Sige lang kayo kakumpra. O, di ba? Siyempre, yun ang sabi ng sponsor. Magkumpra ka para yung tindahan mo, marami dyan, maraming marano. Siyempre, kung wala doon sa kabilang tindahan, ay wala, alimbawa, walang bitchin doon sa tindahan, kayo mayroon, siyempre doon magbili sa inyo. Siyempre, ganun-ganun lang yan. Doon sa kabila, kung wala sa kabila, doon naman sa kabila. Di ba? Siyempre, hindi yung kahit wala na doon sa kabila, pilitin mo pa talaga na mayroon doon, di ba? So, siyempre kung doon lang talaga sa kabila, mayroon, doon ka na magbili. Siyempre ko, alam, sabi, abangan namin yung mga tao niya, ay, dito na kayo magbili, sige, hindi naman, bakit naman yan? Siyempre, lahat ng tao, siyempre kailangan nagkikita sa tindahan, kung saan yung mga tao mga bili, go lang, go, di ba? Siyempre, ganun lang talaga, ang pag, ano, titinda, sabi niya pa sa akin, lahat dyan ay kaaway nyo na, dapat daw, mag-helicopter na lang daw kami, doon kayo magdaan, doon, sa taas. Mataas daw kasi yung lipad namin mga be. Hindi po mataas ang lipad namin. Kung sino, magkaalaman po kung sino ang mataas na lipad, ng lipad. Si James Paul. Si James Paul Keme, hindi na po siya Luncio. James Paul Keme na ang kadapat ang tawag sa kanya mga be. Alam niyo kung bakit mga be? Marami po ako doon mga barkada mga be. Yes, kahit may mga asawa mga be, barkada ko mga be. Yes, minsan nagbabanding kami, nagiinuman kami ng mga may asawa na yan mga be ha. Yes, mga barkada ko mga be. Kahit mga ano doon mga barkada ko yung mga anak nila, barkada ko anak nila, barkada ko yung nanay nila, tatay nila. Yes, barkada ko yan. Minsan yan hindi na ako nakakawin mga be. Doon ako nakakatulog sa kanila kahit malapit lang yung bahay namin mga be. Parang tawid na lang Pidi Road mga be. Yes. Yung sabi niya marami raw nag sa kanya nag chismis. Yes. Hindi ko na yung nagbanggit pa siya ng pangalan mga be ng tao na yon. So nagbanggit siya. Kung ako mga be, hindi ako magbanggit. Alam mo ang pinapalabas ni James Paul, lahat mag-away-away. Dapat wag mo na ipag-away-away, di ba? Dapat wag mo na isabihin yung mga ganun-ganon. Ako be kung manira lang ako mga be kay James Paul. Daw namin, Diyos ko, sobrang tinulungan na lang daw parang wala pang utang na loob. James, napapanood mo yung ano ko, yung vlog ko. Naghihingi ako sa'yo ng, hindi ko lang nababanggit yung pangalan mo, kasi hindi nga ako nagbabanggit ang pangalan. So, naghihingi ako ng pasalamat sa nagtulong sa akin, di ba? Maraming salamat dahil tinulungan niyo ako kahit paano, di ba? Sa pangalawang chance na pagka nabinuksan niyo ako ng pintuan sa aking YouTube channel, dapat daw hindi na lang ako ginawaan ng pagkakataon ng pangalawang chance na yan. So, ang totoo na yan, sabi niya magawa ka ng ano, hindi siya marunong magawa, mga be, linawin ko lang mga be, hindi siya po marunong maggawa ng YouTube channel, ayan. So yung naggawa ay yung kapatid niya mga be, so hindi nga siya marunong mag, kahit ay yung kanyang account, di ba mga be, YouTube channel niya, naggawa ay si Sir Sam De La Sala, yes, nakatulong yan si Sir Sam sa kanya, ginawa-gawa niya pa. Na mo sa akin, di ba? Si Sir Sam ngayon. Okay lang si Sir Sam. Tapos nag-chat sa akin Sir Sam. Si Sir Sam kasi, ano talaga eh, sensitive. Siguro teacher yan eh. Teacher yan, about doon. Tapos yun mga B, pagtapos niya na ganun na mga B, yung ginaano niya mga B na isampal mo Judia sa akin yung ano license mo sana makapasa ka. Pero sa ganung ugali mo parang hindi na makapasa, di ba? So, ibaba mo kami, baba kasi nga masyado ka ng mataas eh. Sige, ang tingin mo ganun, di ba? Sobrang sa mahihirap ang tingin mo. Parang
tae na lang ng manok, 'di ba, na inapakapakan, 'di ba? So, ayan. Totoo naman talaga inapakapakan ng pagkatao. Ang pagkatao ko pati mga pamilya ko. So, ayan, nag-chat ka sa akin. Sige, sabi niya sa akin, mag-risk ka. Hindi mo alam ang ugali ako kung kaano kadimonyo. Basta mga ganun-ganun mga be, sama ko 'yung mga be. Ganun. Tapos sabi ko sa kanya mga be, alam ko ang ugali mo. Kemika talaga, ginayan ko siya. Kasi ang mga bakla mga be 'yung ano namin. Sabi siya na mga be, yun na sabi niya, ang kapal ng mukha mo mga ganun, tinulungan kita. Oo, tinulungan mo ako, bakit mo pa sinusumbat dyan? Kasi, oo, kasi isumbat mo sa akin. Ganun? Yes. Ano man pa rin kita talaga ng utang na loob? Yes, hindi mawawala yung utang na loob ko sa'yo. Hindi lang sa'yo. Lahat kasi nakatulong din, hindi lang ikaw lang nakatulong sa akin. Pero, oh yes, mapasalamatan kita sa pamilya mo. Sa pamilya Leoncio, ayan. Maraming salamat sa inyo, ayan. So ngayon, kung magpunta ka ngayon sa bahay, pag in-upload ko daw ito yung video na to, siyempre mag-vlog ako mga be. Pag in-upload ko raw ito mga be, magapunta daw ako rin doon sa... Ay, magapunta raw siya sa bahay. Kakausapin niya yung papa ko. Ay, di pumunta ka na doon, di ba? Para magkaalaman, di ba? Magkaalaman tayo ng baho natin. So, para mag-ano na tayo ng mag-okay-okay. Kung mag-okay-okay, basta mag-okay tayo doon. Mag-usap-usap tayo kung ano bang ginagalit mo sa akin, kung ano rin ginagalit ko sa iyo. O, di ba? Mag-usap-usap tayo doon. O, pagtapos na, kung hindi mo kayo pansinin, basta na ano lang yung problema na yan, naayos. Di, okay na kung hindi mo kami papansinin. Hindi na tayo mag-ulab-ulab. Okay na yan. At least na pag-usapan natin. Hindi na tayong imamaritis mo pa kami doon sa mga kabila, ganito, 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 ano, hindi naman katotohanan, o, di ba? Magmaritis ka dapat, katotohanan. Sa akin mga be, wag, mga vlogger tayo mga be, wag na tayo magpabarangay-barangay mga be, ayan, kakahiya din kasi mga be, yung magbabarangay-barangay, parehong vlogger, di ba? Pag-usapan na lang mga be, e, o, pag-usapan natin, yan yung mga magulang natin, o, mag, ano tayo, ng opinion mo, pakinggan ko, pakinggan din mo yung opinion ko, yung opinion ni tatay, pakinggan din ang tatay mo. O, di ba? Yung opinion ni nanay, pakinggan ni nanay mo. O, pag naayos na yung ano na yun, di, syempre, parang ano na yung ano natin, utak natin, ano na, di na tayo stress. Di ba? Kasi, napag-usapan, ang problema, may solusyon yan, pag-usapan, di ba? Hindi yung sabihin na, magawa-gawa ka ng kwento, di ba? O, yes. Ako sa vlog ko, yes, nagka-kime-kime rin tayo, di ba? Kahit dun sa vlog mo, nagka-kime-kime tayo, di ba? So, ayun, James, ingat ka lang palagi sa sinasabi mo sa pamilya ko, at nang ganyan, nasabi mo, ano yung fake account na yun, kung sino talaga. Ako naman, hindi naman ako nababanggit ang pangalan. So, ang sabi mo, di ba, humanda, kakalbuhin. Tatanungin kita, papayag ba ako na kakalbuhin mo ako? Pareho tayo kumakain ng kanin, B. At pareho din tayo may kamay, di ba? Siyempre, kakalbuhin mo ako, bakit mo ako kakalbuhin? Kung gusto mo magpakalbo ka, di ba, pagupit ka, di ba? Huwag mong idamay yung pati buhok. Ano mo, kakalbuhin mo, ang kapalaman ng mukha mo. Wala ka ditong inambag sa buhok ko na sabi na yung gimpatubok mo yung buhok ko na mayroon kang inambag dito sa buhok ko. Pati sa pag, ano na, pagkalbo-kalbo na yan, isama mo pa. O, diba? Sa akin, sinasagot ko lang yung ano mo, yung mga kakimihan mo. Yes, may tama ka doon. Yes, na nag-iinom ako at sa cellphone ko na yun. So, yung mali ko sa cellphone na yun, yes. At saka sa pag-iinom ko, ayan, sa pagligid-ligid ko, dito lang naman sa may ano nila, sa tulugan. So, sa may kulungan ng manok, hindi yan totoo. Yung sabi mo na, sa lupa, nag-ati tayo. Sabi ng nanay ko, wala yan. At saka yung kay Sir Sam, yung sinisiraan mo kami kay Sir Sam, ang kapal ng mukha namin, doon kami nag-upload. Anong sinabi nyo kay Sir Sam? Sabi mo pa sa akin, oh, Japet, alam ko yan. Alam ko talaga, yes. Yes, alam ko, tinuturo mo ako diba sa camera. Yes, alam ko ang kaburitan mo. Yun ang anongin ko. Yes, kunyari, ano, perfectong tao ka, kala mo wala ka rin baho. Lahat naman tayo may baho. Use ko yung spool. Huwag mo akong umpisahan. Kung inumpisahan mo ako, yes. Kung dati hindi ako naglalaban sa iyo, na pinapabayaan lang kita. Pero ngayon, once na saktan mo ako, hindi rin kita mapatawad mga be. Oh yes, napakain mo ako at saka hindi ako pinalaki ng tatay ko na iba ang magbugbog sa akin, di ba? So kung tatay ko, go. Pero kung ikaw lang magbugbog sa akin, Diyos ko, bakla kahit anong laki mo, wala kang kinalati sa akin, di ba? Nakaraan, nag-away tayo, di ba? So, kaya wag ka magmayabang, James, 'di ba? Wag ka magmayabang. Yan ang inuulit ko sa iyo, wag ka magmayabang porque mayroon kang na lupa, alahas, ay tsaka 'yung nilabas niya sa akin 'yung mga gold. 'Yon daw may nag-sponsor. Daw hindi ko ma Yes, hindi ko naman alam kung totoo naman 'to 'yung sinasabi ni James. Binigyan niya raw ng kayanan. Dead ma sa akin. Kasi hindi ko raw mapahalagahan eh. Go. Yan 'yung alahas na 'yan. Yes, sabi niya doon na lang kayanan kasi nga mapahalagahan daw ni Anan. Go lang naman sa akin kung hindi mo binigay. Bakit pa ako magagalit kung hindi mo binigay? Awayin pa ba kita? Diba? Hindi man ako nagagalit sa iyo na hindi mo binigay yung Anan. Diba? Okay lang. Ayan. Iniingatan daw ni Anan. So, ang sabi niya talaga sa akin ay burara ako sa mga gamit. O, diba? So, ayun ang pagsabi niya sa akin ng ganun. Dead ma.
Oh, doon na yun. Dimalo na kaya ano kay Anan. Nadamay na dito si Anan kasi dinamay niya si Anan. Sa mga nakapundar daw dito na vlogger, doon daw sa kanila lahat mga di sa Timburikat. Ayan, kasi ginagamit nila yung Timburikat talaga mga di eh. So, doon daw ay may napundar na. Ayan, ako wala pa daw. Ayan. So, sige lang, okay lang. Oh, inaamin ko wala pa akong napundar. Pero ngayon mga bi, kaya araw-araw ako na, nakikita niyo naman mga bi, araw-araw ako mga bi nagba-vlog. Ayan. Syempre kahit na paano mga bi, matulungan ko yung ano namin, yung pamilya ko mga bi, diba? So, ayun, marami pa siyang sinasabi. Hindi ko naman tanggap talaga yung sabihan ng mga demonyo. Ayan, pag walang pera na walang sponsor. Ayan, hindi po yan totoo. Ayan, basta ulit-ulitin ko mga bi, yung pagkakamali ko ay sa cellphone, ayun, sa pag-disgrasya ko, sa pag-inom-inom ko. Ayun, yung dati yun mga bi ha. Ngayon mga bi, kaya araw-araw ako nag-upload mga bi. Yes, may nagbago rin sa atin. Yes, na nag-iinom tayo mga bi. Mag-inom ako mga bi, mga dalawang, ano lang, bilog. Ayan, minsan hindi ko na maubos mga bi. Promise, honest to God mga bi. Ayan, kasi nga mga bi, ito na lang bi mga bi, basihan nyo mga bi. Pag nag-iinom ako, di ba, hindi ako nakaka-upload lagi mga bi. Ilang araw ako bago mag-upload. Yes, nag-iinom po rin ako kasi hindi ako nakaka-upload. Yes. Yung sabi niya, nag-upload ako ng video na sabi niya i-delete. No, hindi po. Sabi niya i-delete muna yan. Sabi kasi sa akin, may nagsabi sa amin na hindi ko nabanggitin yung ano niya, taga ibang bansa mga bi. I-delete muna lang yung video. Sabi ko, sige po. Yun, dinilit ko ang video. Hindi po siya nagsabi na i-delete, 'di ba? Yung taga ibang bansa na sabi niya, i-delete ko daw. Delete ko tapos ang papalabas niya, siya daw i-delete niya raw. Tapos sa ganun, hindi ko parang ayaw, hindi ko raw kinakausap yung sponsor ko. Ayun, 'di ba? Nagtatrabaho yung sponsor namin. Alam lang, sige lang ako ka-chat ng ka-chat, 'di ba? Tapos yun, sabi niya pinadalahan daw ng ano ng 35,000. Hindi raw siya naiinggit. Yes, wala. Kung hindi ka naiinggit, bakit mo pa binabanggit-banggit kasi 'yan? Kasi nga pasalamat na lang kasi nga binabibigyan ka din eh. 'Di ba? Bakit ka papahag ano-ano ng mga ganyan-ganyan na sinasabi mo? Diyos ko, bakla, mag-isip-isip ka din, nakapag-aral ka, 'di ba? Wag mong gawain yung utak mo, wag mong ilagay diyan sa puwit mo yung utak mo, be. Ayun, iyan mo yung ano mo yung isip mo mga be. Kung na-stress ka mga be, kaya binunggahan mo 'di ba yung vlog mo dahil hindi mo matanggap ang views mo na 5.7, 'di ba? Ayun, malapit na kita maabutan sa may views, 'di ba? Ako ay 4.1, 'di ba? So, kung ako 'yun, enjoy na ako, malaki na 'yun sa akin. Kahit sabihin mo na ilan lang nanonood sa iyo, malaki na 'yun sa akin. Mag-upload ka lang na mag-upload, ayun, 'di ba? So sabi niya pa sa akin, kaya hindi raw nagsasama na si Anan kasi si Anan, si Ate Yangyang mag-vlog, tapos siya nagsasama. Oy, para ko malaman James Paul, huwag ka magmalinis. Mag-vlog ako ng maaga, ano ang sabi mo? Mamaya ka na mag-uwi, mag-vlog muna tayo. O, anong narinig ko? Sabi ko, sige be, o, diba? Sige be, yan, totoo yan mga me. Honest to God, makikidlatan ako ngayon mga be. Yes. Sabi niya, huwag ka muna mag-vlog. Samahan mo muna ako sa vlog. O, so anong oras na kayo matapos? O, so ayan, anong vlog mo be? Si Ate Yangyang mabait, si Ate Yangyang, sabi niya, anong vlog mo be? Samahan kita. Ganon. Tapos sabi ko, be, huwag muna kayo magsama sa vlog ko para matuturin na ako magsalita. Ganon, diba? Kailangan kasi natin i-practicein talaga yung ano natin sa pagbablog eh. Kasi yan na yung, kumbaga yan ang trabaho mo, yung pagbablog, diba? Ganon. Tapos sabi niya, hindi daw. Kasi yung una ko parang yung lamerda, inom-inom. Oy, James Paul, ang kapal ng mukha mo. Nasabihan mo ako na hindi yan totoo, yung nakikita na lang usok, diba? Gabi na yun ako, diba? Nagdalawang content ako, nagluto-luto ako. Ayan, nagdalawang content ako. So, si Ate Anya nagluluto pa kasi nga, diba? O, inuna ka pa. Ayan, ang kapal ng mukha mo, inuuna ka nga lagi, diba? Kasi dahil ikaw ay nakatulong, gusto mo ikaw ang mauna, diba? Ikaw ang mauna sa pagko-content, dapat ikaw rin mauna yung marami rin manood sa iyo, diba? So, wow, na ikaw talaga yung demonyo na ano mo talaga si Satanas, ayan, diba? Nahigitan mo pa talaga, grabe ka talaga. Ayan, so kaya mga be, yun yung paliwanag ko mga be sa kanya mga be. So ayan, abang-abang kayo mga be sa aking vlog mga be, sa nagsusuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo mga be sa suporta nyo sa akin, sa walang pagsawa yung pagsuporta, sa pagtanggol sa akin mga be. Ayan, sa mga supporters ko, napabayaan na lang daw sa akin mga be, pagpamilya ko na mga be yung usapan at binabantaan ako mga be. Ayan, binabantaan ako mga be. Hindi yan pwede mga be. Hindi yan tama naman banta ka ng ano ng kapwa mo tao, 'di ba mga be? So, ako to laban lang naman ako mga be. Syempre may ka-stressan tayo mga be kasi nga ano,
check yung ano niya sa social media, di ba mga be? Maraming makanood. Ilan ang makanood na yun mga be? Kung ilang thousand makanood na yun, makalaman ng issue, di ba? So, ayun mga be, laban lang tayo sa amo ng buhay. Kung ginagawaan man tayo ng ating kapwa, okay lang mga be. So, dito ako ngayon nakatira kila Angkel kasi nga mga be, lagi siya bumabalik-balik doon mga be. Ayan, lagi siya nagbabalik-balik doon mga be sa bahay. Tapos tatanungin niya yung kapatid ko na, saan si Japet? Wow, ang kapal ng mukha mo, siniraan mo na. At tapos tatanungin mo pa, di ba? So, wag ganun. Tapos sabi nila, alata ko rin talaga yung sa mama ni Japet, sabi ng mga ano, ng mga supporters ko. Ganun lang talaga si mother mga be, magsalita mga be. Ganun lang talaga mga be, yung ano ni nanay. At saka, mas mabait lang doon si tatay. Yes, mabait talaga sa mabait si tatay mga be. Yes, di ba? Pero ito naman isang demonyo na ito kasi yung ginagawa niyang demonyo na ito mga be, ang gusto niya ay siya ang tama. Yes, may mali naman din siya, inaamin niya mga be. Pero yung inaamin niya na mali mga be, hindi pa yun mga be, nilabas niya raw lahat, di ba? Pero hindi niya nilabas din yung ano niya, lahat ng baho niya sa akin to mga be. Hindi ko pa rin ilabas lang mga be yung baho niya mga be kasi nga baka malay mo magsulpot na naman siya na mag-vlog, gagawa-gawa niya naman tayo ng kwento. Ayun, hindi ko naman sinabi niya na mga be na yung ano ni James Paul yung sinabi niya ay mali lahat, hindi mga be. Inamin ko yung pagkakamali ko mga be. Ayun, di ba? So, pag ano mga be yung sabi na kinatakpan ako ni Ate, ayan kasi si David doon pupunta sa bagong bagsikan doon sa may ano. Yes, ayun mga be, mayroon po ako nilakad doon mga be, doon sa may ano, nakita niyo rin na mga be yung inupload ko yung mga be yung sa matanda mga be. So napagod ako mga be, so nagpahinga kami mga be. Ayan, tapos sabi ko be nagchat kami kasama ko yung ano niya, juwa niya, ayan, juwa niya mga be. Ay, yung ex niya pala mga be. Ayan, ex niya na ngayon. So, ngayon pasahan ko siya ng picture mga be. Ayun na mga be yung ginaputok ng ano niya, ng kanyang, hindi ko alam kung anong ginaano ng buwisit na to. Ano may yun na yung sabi niya na, ay, kasama mo siya? Pinapaamin niya ako mga be. Sabi niya sa akin, ay, malaki yun yung nota ng ano na yun. Ayan, nota na, ng bulay ko na yun. Eh, natry mo pa? Pinipilit niya ako, ginapaamin niya ako mga be. Sabi ko, ay, hindi, bakit ako mag-try doon? Bakla natutulog kami doon, mga katabi ko doon mga babae, hindi yung ano mo, yung ex mo. So, diba sabi niya, mamatay, mawala ng blessing, ganun-ganun. Sabi ko, oo be, bakit mo papatayin ganun? Diyos ko, oo, kasi hindi ka pa nakamove on eh. Sabi ko, kung ako lang, Diyos ko, lalaki sa lalaki, wag na. Ubusin ang pera mo mga be. Minsan yung iba kasi mga lalaki mga be, pirahan ka, di ba mga be? So, ayun siguro, si James Paul, ugali yan kasi talaga manira ang tao. Ayan, di ba? At saka mambudol ang tao. Ayan. So, hanggang dito lang mga be ang aking YouTube. So, watch na lang po kayo mamaya. I-upload ko po ito mamaya.